Hi, good morning, good morning. Good morning. Pang ilang days na natin? 5 days. 5 days, Misa di Gallo. Papunta kami ng simbahan. Time check, 4:26. Usually, mga ganito talaga time kami makaalis ng bahay. Ayan. So, ay, akala ko kasi nawala. Nawala bigla. Ayan, 5 days na kami sa aming Misa di Gallo. Ayan. Good morning sa lahat ng nagkakamping. Bakit nakalagay dito? Oh? Ah, okay. Hello, good morning kakamping. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Umulan kagabi, ano? Kasi basa pa yung ano, oh, yung kalsada. Basa pa. Ayan. Sana may parking pa tayo dito sa labasan. Yung 24 talaga, no? Maano talaga yan, no? 24, ma... Ayan, meron pa isa dito. Ayun, no? Ayan. Salamat. Nagkaroon pa ng isang parking. Malaki pati yung space na binigay sa atin. Ayan, guys. Nandito na tayo. Nandito na tayo sa ating simbahan. Tayo, guys. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan. Wait na tayo. Ayan, guys. Anika's Bakery. Good morning sa lahat. Don Quixote, morning po. Ingat kayo. Love Shunigo. Morning from Asim City. Pray mo si Bipileni. Ayet Lovino, good morning kakamping. Ingat kayo sa biyahe. God bless. Love include lagi sa prayer si Bipileni. Yes po. Thank you po. At syempre, sama din natin sa ating dasal ang mga nasalanta ng bagyong Odette. Ayan. Kasi talaga namang sobra yung nawalan sa kanila, no? Yung kanilang kabuhayan, ang mga magsasaka, yung ating mga bahay nila, natuklap yung kanilang mga bubong. Yung mga bubong nila na tuklap. Ayan, mag-i-start na. Good morning. Good morning po sa lahat. Good morning yung mga anak ko sa likod. Ayan, good morning po. Simba na naman tayo. Ayan, mag-i-start na yung mas. Marami ng ayan. Dami mga bata, oh. Sisimba sila, oh. Cute. Ang cute.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. With your prayers and full confidence in God's mercy and love, we now acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess Almighty God, and to my brothers and sisters that I have grieved sin in my thoughts and my words, in what I have done, and in what I have failed to do. And my fault, through my most gracious one. Therefore I ask that Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us everlasting life. Amen. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God, as in a chair. And then it is to people of goodwill. Glory to God in the highest. And on earth is to people. Peace to people of goodwill.
Let us pray. O God, eternal majesty, whose ineffable word the Immaculate Virgin received through the message of an angel, and so became the dwelling place of divinity, filled with the light of the Holy Spirit, grant, we pray, that by her example, we may in humility hold fast to your will. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord spoke to Amos, "Ask for a sign from the Lord your God. Let it be deep as the nether world, or high as the sky." But Ahaz answered, "I will not ask. I will not tempt the Lord." Then Isaiah said, "Listen, O house of David. Is it not enough for you to weary men? Must you also weary God? Therefore the Lord himself will give you this sign. The virgin shall conceive and bear a son, and shall name him Emmanuel." The word of the Lord. Thanks be to God. Let the Lord enter, he is the King of glory. Let the Lord enter, he is the King of glory. The Lord are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. For he founded upon the seas and established it upon the rivers. Let the Lord enter, he is the King of glory. Who can ascend the mountains of the Lord, or who may stand in his holy place? He whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. Let the Lord enter, he is the King of glory. He shall receive a blessing from the Lord, a reward from God his Savior. Such is the race that seeks for him, that seeks the face of the God of Jacob. Let the Lord enter, he is the King of glory. Hallelujah, alleluia, 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 alleluia. O King of David, opening the gates of God's eternal kingdom, come and free the prisoners of darkness. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. Coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High.
and the Lord will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? And the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Father. Kaway-kawayan po nga natin yung katabi natin, tanda ng ating pagmamagandang umaga sa bawat isa. Good morning. Magandang umaga po sa atin. No? And your friends, it is said that words are very powerful. Makapangyarihan ang bawat salita na binibigkas ng ating lipi. And these words could either be our asset or liability. They could either be beneficial or destructive to others. At alam po natin, kapag ang salita ay wala sa tamang disposisyon, wala sa tamang hugot, kung saan ito ay nagiging matalim at marahas, maaari itong makakasira ng ugnayan o makakasugat ang damdamin ng ating kapwa. When we weaponize our words in order to destroy the dignity of others through lies and fake news, we become irresponsible and liable in the eyes of God. But when our words are rooted on truthfulness and goodness, the love of God is incarnated in our lives and relationships with others. In our gospel today, in the story of the Annunciation, we heard the beautiful words of Mary when she said, Let it be done to me according to your word. Or simply, we call this as fiat. At masasabi po natin, na ang salita ng ating mahal na ina, tunay na makapangyarihan na naging budyat ng pagbubukas ng pintuan ng kaligtasan sa buong katapuhan. Mary's fiat or humble yes was the beginning of incarnation, the Word made flesh in her womb. In fact, we can say, my dear friends, that the incarnation could only be possible through a consent because God respects our freedom. He wanted that man's response on his plan for salvation is manifested by our free will. Ayaw ng ating Panginoon na tayo ay pilitin o tayo ay napilitan. That is why Mary's yes was her cooperation and collaboration on God's love. Her yes was a foretaste of God's promise of salvation for us. Kaya masasabi natin, ang kapangyarihan ng kanyang salita naging susi sa ipinangakong kaligtasan ng Diyos sa buong katapuhan. At ang kapangyarihan at kagandahan ng salita ay nakaugat sa kabutihan at katotohanan ng puso. Kung si Maria man ay nakapagbigkas ng magandang salita, lahat ng ito ay nag-uugat sa tunay na kabutihan at kagandahan ng kanyang puso. Ganun din sa ating mga kapatid. Kung nais natin ang ating salita ay mahubog sa kabanalan at makapaghatid ng kabutihan sa ating kapwa-tao, una sa lahat, dapat hubugin natin ang ating puso sa tatlong mahalagang disposisyon ng puso ni Maria. This morning, let us focus our reflection on the three important disposition of Mary's heart upang tayo din ay makapagbahagi ng tama, ng mabuti, ng wastong salita sa ating kapwa-tao.
sa ating buhay. Ano nga ba yung inalaman ng puso ng ating mahal na ina? First, during the Annunciation, Mary listened. Si Maria nakinig. It is said that Mary listened attentively, prayerfully, and faithfully to every word that the angel told her. She did not just listen through her ears, but most importantly, through her heart. Ang ating mahal na ina, natutong manahimik, makinig at magnilay sa salita ng Diyos sa kanyang puso. When she opened more her heart rather than her mouth, it was then that she was able to understand the message of the angel. When she learned to listen, it was then that she was able to see not complications, but clarifications, not problems, but solutions. And my dear friends, listening is essential in our lives. Dahil tayo sa pakikinig lamang natin, mauunawaan ang bawat isa. Diba? Sa konteksto ng pamilya, tingnan natin, may mga pamilya nag-aaway-away, hindi nagkakaunawaan, nagkakatampuhan. Sa anong kadahilanan? Dahil maramot ang bawat isang makinig. Gusto magsalita, pero ayaw makinig. Minsan o madalas, nakakapagbitaw tayo ng hindi tamang salita na nakakasakit ng damdamin ng miyembro ng ating pamilya, then puro tayo dada. Pero kulang tayo sa pakikinig. Even our faith, my dear friends. Faith is our listening relationship with God. Faith can never be possible without the aspect of listening. Hindi magiging posible ang pananampalataya sa ating buhay kung tayo ay hindi marunong makinig. Hindi lamang sa ating tenga, higit sa lahat, sa ating puso. Amen? Pakitingnan nyo nga yung katabi nyo, nakikinig pa ba? At ito'y mahalaga sa buhay. Pakikinig. Sa ating pananampalataya, pakikinig, mahalaga. At ganun siya, no? Madalas ang ating salita ay mahirap unawain, mahirap kinapit sa ating kapwa, dahil sa karamutan natin makinig sa bawat isa. Diba sa social media, uso ngayon ang salita, marites. Diba? Alam na alam. Marites, no? Sabi nga, yung mga marites na mahilig sa chismis, yung mga kumari natin na mahilig sa chismis, na puro latest, puro chismis ang pinagkakaabalahan, nagiging laso ng kanilang salita sa ugnayan, dahil sila'y puro dada, pero walang pakikinig. My dear friends, Christmas invites us to put power and meaning in our words, simply by listening. Dahil sa ating pakikinig, natututo tayong maniwala, magtiwala, at maging biyaya para sa ating kapwa-tao. Mauunawaan lamang natin ang tunay na diwa ng Pasko una sa lahat kung tayo ay marunong makinig sa bawat salita, sa bawat mensahe sa atin ng ating Panginoon, kahit ang ating kapwa-tao. Mary, listen. Second, Mary, verify. Said that Mary did not fully understand all the words of the angel at first. Ikaw ba naman? Magsasalita sa harap mo yung angel. Di ba hindi ka kaya mabibigla o magugula? Sa simula, hindi niya nauunawaan lahat na sinabi ng kanyang angel. Marami siya din tulala sa harap ng angel. Yet, it is even said that she could not understand everything. That is why she even asked, how can this be? Since I have no relations with a man. But it was not a question of complaint nor resistance. Rather, it was a question of verification and clarification. Sabi nga, maingat ang pinagtilayan, pinag-ingatan ang salita na kanyang sasambitin. Kahit sinigurado niya na tama ang kanyang pangdinig at pangunawa sa sinabi ng anghel. Kaya nga ano kanyang ginawa? Siya ay nagtanong. Siya ay hindi nang hinawang magtanong. But dear friends, many times, our words are twisted and corrupted because we fail to verify the truth. Sa panahon natin ngayon,
Maraming pagkatao, maraming dignidad, maraming pagkakaibigan ang nasisira dahil sa fake news na mga binibitawan ng ating makapating bilang. Nakakapagbiting tayo ng mapanirang salita, lalo-lalo na pagdating sa social media, sa Facebook, dahil madali natin paniwalaan ang mga posts na hindi natin inaalam una sa lahat ang katotohanan. Madali tayong maniwala. Madali natin sunda, madali din tayong mag-post na kung ano-ano. Madali tayong pumatol, pero hindi muna natin inaalam, nire-research kung totoo o hindi. Tamad tayong magtanong, tamad tayong mag-research, kaya sa huli, tayo pa rin ang napapahama. Nakakapagbiting tayo ng salita na hindi tama. Sabi nga sa commercial, huwag maghihiyang magtanong. Kapag hindi sigurado magtanong, kapag hindi sigurado, matutong magtanong upang masigurado ang bawat salita na bibitawan ng ating bibig. Ngayong Pasko, mahalagang aspeto ito. We have to verify the truth. Siguraduhin natin na tama ang salita na ating binibitawan sa pamamagitan ng pagtatalang upang walang masirang ugnayan at pagkakaibigan, upang walang damdamin, dignidad na masasaktan. Mary verified. And the last point, Mary surrendered. Mary might not have understood everything, but she learned to trust and surrender everything to the Lord. She was able to let go of all her attachments and allow God to take hold of her words. Dito, natuto siyang ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, kahit ang kanyang salitang binitawan. Natuto siyang ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, kahit ang kanyang mga tanong, kahit ang kanyang mga pag-aalinlangan. My dear friends, in life, we are not asked to unlock and decode the mysteries. Kahit marami man tayong mga bagay na hindi nauunawaan sa buhay, lalong-lalo na sa panahon ng pandemyang ito, kahit may mga tanong na hanggang ngayon ay nananatiling tanong para sa atin, hindi naman natin kailangan sagutin ang lahat ng ito. Ang hinihiling lang sa atin na ating Panginoon, matuto tayo magtiwala sa Kanya. Because when we learn to surrender everything to Him, our words become trustful and obedient to His will. Mary surrendered. Sa Pasko, sana ang puso matutong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, kahit ang salita na ating binibigkas. Mga kapatid, ang Pasko ay kwento ng salita nagkatawang tao. This Christmas, let us allow Jesus to be incarnated in our words. Nawa kagaya ng ating mahal na ina, ang ating salita ay makapaghatid din ng pag-asa at pagpapala sa ating kapwa-tao. Let us teach our hearts to listen, to verify, and to surrender everything to the Lord, so that our words will be words of Jesus for others this Christmas. Kamusta ang ating salita? Kamusta ang bawat salita na binibigkas at ibinabahagi natin sa ating kapwa-tao? Sana ngayong Pasko, ang ating salita ay maging tunay na salita at mukha ni Kristo sa ating kapwa. Nagsisimula sa tamang disposisyon sa ating puso, kagaya ng puso ng ating mahal. Jesus is our Emmanuel, God with us. His presence among us is a source of consolation and strength. Let us entrust to Him our worries and hopes as we pray. Lord Jesus, be with us. Lord Jesus, be with us. Lord Jesus, be with your church as she constantly strives to bring your gospel to all and to witness to it in the lives of her members.
we pray. Lord Jesus, be with us. Lord Jesus, be with the Holy Father, our bishop, our parish priest, and his assistants, that they may be ever more effective ministers of your inspiring guidance. We pray. Lord Jesus, be with us. Lord Jesus, be with our political and civil leaders, our judges, the police, and the military, that they may effectively promote justice, order, and the common good. We pray. Lord Jesus, be with us. Lord Jesus, be with our doctors, nurses, and all those who work in the healthcare ministry, especially during this time of pandemic, that they may be instruments of your healing love for all the sick. We pray. Lord Jesus, be with us. Lord Jesus, be with all parents, that they may love each other very sincerely and bring up their children as good Christians and honest citizens. We pray. Lord Jesus, be with us. Let us pray for our personal intentions and the needs of all the people we love. Lord Jesus, be with us. Lord Jesus, be with us to help us overcome all difficulties and build communities that are showcases of the kingdom where you live and reign forever and ever. Amen. Brothers and sisters, you may now offer your Star of Hope vows together with your prayer requests or prayer petitions in our Christmas Nativity scene at the right side of the altar. Please form two lines at the center aisle, and our mudsies will assist you. After the Mass, your parole will be hung in our Christmas tree in front of the church. Blessed are you, Lord God of all creation, for your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. Blessed be God forever.
Blessed are you, Lord God of all creation, for your goodness we have received the wine we offer you, for the divine work of human hands will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the grace and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look, O Lord, we pray, upon the one sacrifice of your Son, that by participating in this mystery, we may possess at last the gifts we have awaited and for which our faith bids us hope. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy. Therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of a new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Spread.
therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Jesse, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. By divine teaching, we now dare to say. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant for peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. We offer each other the sign of peace. Peace be with you, Lord. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Sins of the world, have
But dear friends, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. Only say the word, and my soul shall be healed. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. The body of Christ. Amen. Maawi
Gallo. That is free. Grant divine protection, O Lord, to those you renew with this heavenly gift, that to those who delight in your mysteries, you may give the joy of true peace. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. We will have a second collection for the victims of Typhoon Odette. Let us now watch a short video clip of our PCJ Community Christmas Prayer to Jesus. Panginoon, salamat po sa mga biyaya. Buhay ng Jesus, nagkalubog mo sa akin. Nakaabot pa po ako sa ganitong biyaya. Thank you, ano niya, Martina. Ang aking pamilya. Naway sa darating na Pasko, buo pa rin po kami at isa ang pangalan sa mga nakanap. Ito Santo. Amen. We have just featured the PCJ Community Christmas Prayer to Jesus, a person's pre-recorded 30-second to 2-minute conversation with Jesus, live-streamed within the Mass. We invite you to participate in this touching segment of our liturgy. Please call or visit the parish office for more details. As part of Synod 2021-2023, called for by Pope Francis, we would like to invite interested parishioners who are non-parish servants to participate in the remaining parish consultation sessions in January and February 2022. For details, please contact Sis Jean Nolasco at 0920-921-3815 or Sis Patita Estaniel at 0917-562-7800. Let us listen to Bishop Jesse Mercado's Synod Awareness Message. Simbang gabi na naman, nagpapasalamat tayo sa Diyos na muli nating naisasagawa ang magandang tradisyong ito ng ating kulturang Pilipino. Simbang gabi, siyam na araw ng espiritual na paglalakbay sa pagsalubong natin sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang Jesus. Siyam na araw ng ating pakikisa sa ating mahal na inang si Maria sa kanyang pagdadalang tao kay Jesus. Pagdilinay ng misteryong ito sa kanyang puso at pananabik sa pagsilang ng kanyang anak at ang ating Panginoon. Nawa ang mga araw na ito ng pagpapakita ng ating debosyon at pakikibahagi sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay tunay na magbunga ng muling pagsilang ni Jesus sa ating buhay. Sa pagkakataong ito, hayaan ninyong bigyan din ko ang makasaysayang nagaganap ngayon sa ating simbahan, ang Synod on Synodality. Ito ay ang malawakang konsultasyon sa iba't ibang sektor ng ating pamayanan ng Kristiyano. Ang layunin nito ay makatagpo ang bawat isa, mapakinggan ang bawat saloobin at magkakasamang magnilay patungo sa pagpapanibago ng ating simbahan upang tayo ay mas makatugon sa mga tanda ng panahon. Tayo pong lahat na mga binyagan kay Kristo ay kabilang sa proseso ito. Sa panawagan ng ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco, magkakasama po tayong maglakbay. Tayo po ay bahagi ng simbahan.
inayayahang makilapo sa buhay ng ating parokya at makiisa sa mga gawain nito. Kaya mga kapatid, hinihikayat ko po kayo maging bukas tayo sa udyok ng banal na Espiritu na magbuklod sa atin bilang isang simbahan. Ang bawat parokya po ay nagtatatag ng Parish Synodal Team upang ilapat sa konkreto na ang mga direksyon nitong ating Synod on Synodality. Kaya sa parating na Kapaskuhan, ang aking pong panalangin ay naway muling isilang si Kristo hindi lamang sa ating personal na buhay. Higit sa lahat, higit dito ang kanyang mahiwagang katawan, tayo na kanyang simbahan ay muling isilang din bilang isang sambayanang magkabuklod, nakikilahok at nakikiisa sa misyon ni Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos. As Christmas draws near, PCJ launches its Star of Hope program, which aims to provide Christmas token to our developing community families before the year ends. The lanterns will be available during our Saturday anticipated Mass, Sunday Masses, and at the parish office during business hours, Tuesday to Sunday, for a donation of 500 pesos each. Let's watch a short video clip about the program. Thank you for your generosity. Be a star of hope! 2021 has been a difficult year for everyone, especially our brothers and sisters from our developing communities. Be Jesus' instruments of love and mercy. Donate stars and bring hope and Christmas spirit. Merry Christmas! In celebration of PCJ's 40th year anniversary, we have released a one-of-a-kind desk calendar featuring artworks of famous 40s in the Bible, like Noah's 40 days in the ark, Jesus' 40 days in the desert, Moses and the Israelites wandering in the desert for 40 years, and many more. All 12 original paintings are done by Roger Sandidel and his family. The commemorative desk calendar costs 120 pesos each only, or buy 10, get 1 free. A very ideal Christmas gift. It is now available in front of the church after Mass, or you can text your name and number of orders at 0917-147-2417. We have limited copies only, so get your copies now. We would like to thank our guest priest, Reverend Father Carmelo O. Estores, Parish Priest of the Sacred Heart Parish. Likewise, we extend our gratitude to our prayer contributor for the PCJ Community Christmas Prayer to Jesus, Concordia Dumbas. And to our offerers this morning, San Isidro Labrador Cluster, Marian Circle, and Commission on Youth and DEC, thank you for your generosity. Let us now all stand for the Salve Regina. Oh.
The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. You believe that Jesus is God with us. May your preparation for his coming bring you the light of his holiness and free you from all evil. Amen. Mary's availability to do God's will enabled the Word to become flesh. May you always be ready to do what God wants. Amen. May God make you steadfast in faith, joyful in hope, and untiring in love all the days of your life. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Have a blessed everyone. A blessed morning po. Doon na tayo. Jingle all
sa lahat. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año, Felicidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. It's Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas, everyone! Please like and share nyo po yung aking live videos. And please, pumunta po kayo sa aking YouTube channel, Susan Villegas. Like and share and comment din po kayo doon sa mga videos ko. Mga kakampi, please help me. I-share nyo po yung aking mga videos doon sa aking YouTube channel. Ayan. This is our fifth Misa di Gallo. Ayan, so 4 more days, no? At matatapos namin yung aming 9 days nobina. Ayan, meron doon mga tinda, oh guys. Mga puto bumbong, bibingka, ayun. So ngayon guys, pupunta kami ngayon guys, maghanap kami ng bahay na kakabitan namin ng pink parol at magbibigay po kami ng pang Noche Buena nilang spaghetti package. Ayan. So maghanap tayo ngayon ng, although madilim pa eh, no? Anong oras na sa'yo? 5:42. 5:42, madilim pa ngayon. So mamaya maghanap kami ng aming mga bahay na kakabitan namin ng aming pink parol at magbibigay kami ng pamaskong handog. Ayan. Abangan nyo po yun guys, mamaya maglalive video ako. Please like and share nyo po yung aking mga videos. And please subscribe my YouTube channel po, Susan Villegas. Ayan guys. Bye guys! See you on my next videos. Shout out sa lahat po ng mga kakamping. Ma'am Virginia, sino pa? Yung iba hindi ko talaga memorize pa, pero yung mga laging sumasabay-bay sa akin, maraming maraming salamat po. So, antabayan nyo po, magbibigay po ako ng Noche Buena package ngayon sa bahay-bahay at magkakabit ako ng pink barol. Ayan. Bye guys! See you on my next videos!